Hello, welcome back to our channel, Reviews and Journey. So, just like yung promise namin, meron kami i-review din na product. Yun, about sa milk supplement. Ano ba yung ginagamit niyo, mga mami, mga daddy, na milk supplement para sa baby niyo o sa anak niyo, sa toddler niyo, specifically sa toddler. Anyways, yung baby namin is breastfeed siya. Pero before, iniiwan pa namin siya sa bahay, kasi wala pa kaming sidecar, gumagamit kami, pinainom namin siya ng milk supplement of milk formula. Milk formula, maliban sa breastfeed siya, pinainom din namin siya ng milk formula. Kasi iniiwan nga namin siya, so kailangan may dagdag ng gatas para sa kanya. Kasi mahirap niya mag-pump ako ng mag-pump, na busy sa trabaho. So, yun. Pero pag uwi ko, mga alas 12, alauna ng hapon, yun. Breastfeed ulit. So, ang ginagamit, pinainom namin sa kanya before, aliban sa breastfeed is Bona. Yun, Bona. Okay naman siya, hindi naman siya sensitive. Yung chan niya hindi naman sensitive. Okay naman siya sa Bona. Pero nung nag-age siya ng, actually, 11 months before siya mag 1 year old, pinainom ko na siya ng Nido. Yung milk formula na pinainom ko, milk supplement na pinainom ko, maliban sa breastfeed. Then, na-stop siya sa Nido ng before mag 2 years old siya. Ang pinalit namin is Bear Brand na junior. 1 to 3 years old. Yun, yung pinainom namin sa kanya. Okay din naman siya sa Bear Brand. Pero may napansin lang kami na pagkakaiba. Nung Nido pa niya iniinom niya. At saka nung nag-Bear Brand siya. Yung sa Bear Brand, okay naman sana siya. Kaso lang, hindi siya ganun kaganado. Tapos, madalas na may natitira na gatas sa bote niya. O sa inumin niya. Kasi hindi naman na siya nagchuchupon. Since nang, mga 6 months old, ayaw niya nang chupon. Iba na yung gamit niya, yung distro. O, early po siya, hindi na siya nagchupon. Tapos, yan nga, nung Bear Brand na yung iniinom niya, hindi niya nauubos. Kaya, nung napansin ko na, tapos, yung pag nabubusog siya, sumusuka siya. Tapos, madali siya magsuka kapag bad mood na siya, iiyak siya, tapos magsusuka siya. Pero hindi naman yung suka na napakarami. Pero, yun nga, may nilalabas siya. So, naisip ko baka sa vitamins, so, sa gatas. Tapos, at that time, anyways, yung vitamins niya, pinakauna is tiki-tiki. Pero, parang hindi siya ganado kumain. Tiki-tiki. Tapos, iba yung lasa din kasi ng tiki-tiki. Kaya pinalit namin tidiyaki. Okay naman ang tidiyaki. Okay naman sa kanya. Pero ang gusto lang kasi namin, mas dumami yung kain niya. Tapos yung maubos yung gatas niya sa buong araw. Kasi yung tinitimpla lang naman namin na milk supplement niya is 1 bottle lang naman. So equivalent to 6 to 7 scoops lang naman for a day. Every day. Kasi nga, nagbe-breastfeed naman ako sa kanya. So, okay lang yun. Tapos, kumakain na rin naman siya ng rice. Kaso lang, para sa akin, konti lang yung nakakain niya. Tapos, ginagawa namin, para magkaroon siya ng ganong kumain, gumagawa kami ng mga alternative na pagkain. Like, bulaman, ganun, or fruits. Tapos, nalagyan namin ng gatas. Yung gatas na selecta, na sterilized milk. Yung pinainom namin sa kanya habang pinapakain ng rice kasi gaya ng payo ng doktor, hindi siya dapat pilitin. Ang mga bata, mga toddler, hindi dapat pilitin kumain. Kasi ang mangyayari nun, imbis na kakain sila, maduduwal sila, o worse, isusuka nila yung ipapakain mo. Yun, hindi siya sila gaganahan kumain. So, kung ano yung gusto nila, kasi darating naman talagang panahon, nakakain na talaga yan ng full, ng kanin, ibigay nyo kung anong gusto nilang kainin. At the same time, syempre, kailangan din tayo mga magulang, pakainin din sila ng masusustansyang pagkain. Kahit na hindi nila gusto, dahan-dahan, painot-inot, kakainin sila.
kahit pa paano hanggang sa pumayag na silang kumain. Ayun. So, lately, since February, nag-change kami ulit ng gatas niya. It's nido ulit. So, nag-switch kami ulit sa nido. Ayun. So, ito yung gatas na niya ulit. 1 to 3 years old. Ito niya. So, sa binibilhan namin ng supermarket, $277.50. Ayan yung price niya. So, since na nag-switch sa nido ulit, mas marami na siyang kinakain. Before, na hindi kami nag-switch ulit sa nido, ang bear brand pa, nakakain lang niya in a meal, especially sa morning, mga 2 spoons lang ng rice meal. Tapos sa tanghali, konti lang, minsan nga wala. Tapos pagkagabi, yun yung mas maraming nakakain niya. Pero at least mga 3 spoons lang yung nakakain niya ng bear brand. Pero nung switch ulit kami sa nido, mas marami na nakakain niya. Mga 7 to 13 spoons every meal yung nakakain niya. Tapos kumakain pa yan siya ng gulaman, gano'n. Tapos every morning, pagkagising niya, ang ginagawa namin, pinainom siya agad ng vitamins niya. So, mas effective yun. Napansin namin na mas effective. Mas ginaganaan siya kumain kapag pinainom siya agad ng vitamins niya. Yung vitamins niya, nag-switch din kami sa Cherifer ngayon. Pero, next na naman, itatry namin yung Nutrilin. So, yung Cherifer, okay naman siya. Pero, napansin namin, nag-switch kami sa Cherifer, nagkasakit siya ng twice. Inubo siya, sipon, gano'n. Halos week lang yung kagitan. Inubo sipon na naman siya. Kaya naisipan namin mag-try ng Nutrilin. Pero, ngayon okay naman siya. Nung nagkasakit siya ng twice, hindi pa yung nido yung ininom niya. Baka din sa gatas, combination ng gatas at vitamins. Pero, baka ngayon, hindi na siya. Baka okay na. Ganun. Pero, nakabili kasi kami ng Nutrilin. Kaya, itatry din namin yung Nutrilin. So, i-review din namin next time yung Nutrilin. So, ngayon, overall, mas gusto ko yung nido. Kasi doon ko napansin na mas ginanahan siyang kumain. Mas ganado siyang kumain. Tapos, pagkagising niya, painumin namin ng vitamins niya. Pagka inom niya ng vitamins, maghahanap na yan ng pagkain. Pagkabangon niya, nalit na yan ng pagkain. Sabi niya, mama, nam-nam, nakain siya. Tapos sabihin niya kung gusto niya ng tinapay or rice. So, kapag gano'n, naghahanap talaga kami. Ang parang makakain siya. Kasi, mas maganda yung bata pakainin ng padahan-dahan. Ayan. Bago pakainin ng heavy meal. Regular na meal. Morning, tanghali, at saka gabi. So, yun no. Gaya ng pinag-uusapan natin. Napili namin gatas para kay baby is nido. Kasi, yun nga, mas ganado na siyang kumain. So, i-compare sa dati niyang gatas, konti lang yung nakakain niya. Nun. Tapos, ngayon, marami na. So, yun. Pero, kayo, ano yung napili niyong gatas para sa toddler ninyo, sa baby? Pwede ninyo i-comment down below. Tapos baka may mga suggestion din kayo. Hi lang din. Say hi. Hi, hi. Ayan o, kumakain na nga siya o. Kumain na siya ng almusal. Tapos naligo kami ng dagat. Pero siya na mismo yung naghanap ng pagkain. So, yun yung kailangan nyo kapag sakto yung gatas para sa baby ninyo or yung vitamins. Vitamins, kapag gatas o. Mas ganado yung anak nyo na kumain. So, yun. Kaya mag-stick kami sa nido. Kahit na medyo pricey siya compare sa bear brand. Pero yung yung effect naman sa baby mo, sana okay naman. Dito ito lang din. Tapos meron kami focus dito. Ayan, ito. Ito. M.Y. San, butter piece. Okay naman yung lasa niya. Mas gusto ko yung lasa niya kaysa yung cookies. Yung butter cookies? Butter cookies na cocola. Mas gusto ko to. Basta pagka expired. Oh, kasi meron kami natikman na ganito. Nag-expired. Hindi na pansin na nag-expired. Pagkakain namin. Masarap. 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 Mas masarap kaysa yung hindi pa expired. Ito, August
pa to, 2027 expired. Ibig sabihin yung lifespan niya higit pa sa expiration. Depende siguro sa pagka na-expose ba ng kaagad. Mm-hmm. Pero yun, naitago yun, hindi nabuksan. So, kumbaga, nag-exceed pa siya sa mismong expiration niya. Okay pa yung lasa kahit mga 3 months na yata yung expired. Okay pa. Masarap. Yun nga lang, hindi masyadong kumakain nito. Yung baby namin, hindi siya sanay sa mga ganito. Yung mga matatamis na merienda. Mas gusto niya yung natural na pagkain. Like kamote chips, kamote fries, ganun. Ayun, oh. Banana cue. Kain tayo. Kahit na anong klaseng pagkaluto ng sagyong, okay lang sa kanya. Tinapay, ganun. Pero yung matatamis, like fudgy bar, ganun. Ayaw niya. Pero ako, gusto ko to. Baka naman, MY San. Gumagamit din ako MY San Grahams, yung crush. Sa ice cream. Yung cracker sa, syempre mga dessert, gano'n. Sarap! Sakto lang yung tamis niya, hindi masyado ang matamis. Yung anak namin, mas gusto niya pa yung tinapay na walang palaman. Walang palaman, oh. Kung may palaman, mas gusto niya yung pineapple or munggo. Pineapple pie? Inside munggo? Tsaka cinnamon. Kandikoko, kumakain din siya kandikoko. Parang yung too sweet, ayan yun. Makain man siya ng cake, pero yung gawa ko, yun yung gusto niya. Yung homemade. So, thank you po sa patuloy na pag-suporta sa aming channel. At kung sino po niyong gustong patuloy pang sumuporta, maraming salamat. At pwede din po kayo mag-join sa aming channel. Number. Mura lang naman. Click niyo lang po yung join. Gusto mo mag-drink? Mayo? Tapos kung meron kayong suggestion na gusto niyong ipa-review, pwede niyong i-comment. Sarap. Mamaya-maya kumakain siya. Since na nag-nibo siya, mas marami na siyang kinakain. Dati din naman yung style niya, mamaya-maya yung kain. Pero hindi ganun karami. Unlike ngayon, mas marami na siya. Kung baga, ngayon, siya na mismo yung humihingi ng pagkain. Nagre-request ng pagkain. Hindi na kailangan kami mismo yung magsabi sa kanya, kain ka nito. Tapos, hindi naman masyadong kakainin. Pero ngayon, siya na mismo. Tapos, mabibigla ka na lang, ubos na. Milk? Kahit siya, mahilig din yan sa kape. Gusto niya yung great taste. Sige, hanggang dyan lang po. Thank you. So, ulitin. Namas. Bye. Bye lang. Flying kiss.